Si Direk Daryl Yap, may pinaiyak na naman. Diyos ko! Baka magin. Hello everyone and welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is a Friday. Ayan, it is a Friday today, December 30, 2022. Happy Rizal Day mga kakotsero. Ayan, ang totoong bayani, hindi ka tulad ni Joma. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At kung hindi nyo mabuhay nagagawa mga kakotsero, no? Please click subscribe. May subscribe button tayo sa baba. Ay, ito pala sa baba. Ayan. Sa baba ng ating video dito ngayon, may subscribe button dyan, no? At pa-i-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa atin pong mga live stream at mga ina-uploads. And mga kakotsero, napakalaking tulong po sa atin. Kapag sineshare nyo po yung ating mga videos, no, hindi lamang po itong live stream, pero pati rin po yung ating mga uploads. No. So pakitulungan na lang po ako mga kakotsero. No. Pakishare po natin yung ating mga videos. Ayan. And meron po tayong vlog channel, no, Coach Jared Vlogs, and Facebook page na Coach Jared din ang pangalan. Tayo po muna ay magbibigay pugay muli sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Okay, sa Sendwave po ay isang mobile app kung saan pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas, papunta pong Pilipinas nang wala pong fees. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay mag-download na po kayo ng Sendwave app sa inyong App Store at Google Play. At pagka-download nyo, i-rehistro nyo agad ang inyong personal details and bank account at pwede na kayong magpadala sa Pilipinas nang wala hong fees. At kapag ginamit nyo po yung promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakakuha pa kayo ng $10 free credit. Saan ka pa lulugar, di ba? Nakalibre ka na ng remittance fees, meron ka pang $10 credit sa iyong unang gamit. So, download na po ng Sendwave once again sa Google App Store, sa Apple App Store at sa Google Play. Ayan, para makakuha kayong $10 credit. Gamitin niyo po yung promo code ko at saka pa-share din po sa inyong mga kaibigan abroad para marami pong nakikinabang sa Sendwave. Ayan, Daryl Yap, Direct Daryl Yap, Binarda, ang mga nagsasabing flop ang may teacher. Kasi ang big deal talaga sa kanila na to, no? Yung pagka-flop down ng my teacher. Diba, pinag-usapan natin yan last time. Nandito ba ba yun? Ayan, tulad nito, yung kay Jerica Canindin. Oh, yan, yung my teacher. Tuwan-tuwa sila dyan, yung pang-ano nila dyan, eh. Tuwan-tuwa sila nung na-pull out sa mga sinihan, no? Si my teacher. Ayan, happy-happy silang lahat. Pero, eto na nga, sabi ni Direk Daryl niya, pinagtanggol naman niya yung my teacher. May patutsada ang direktor na si Daryl Yap sa mga nagsasabing flopsina o nilangaw sa takilya ang may teacher ni Tony Gonzaga, Joey De Leon at tambalang Loini, Luisa Andalio at Ronnie Alonte. Okay, ang sabi, kung makapagsabi naman na flop ang may teacher, parang di naman sila kumain ng ininit na takilya. Oh my God! Direk! Parang di naman sila kumain ng ininit na tae nung pinanood nila yung kung ano man ang title nung Yaki na double flop. Kayo-kayong mga langaw lang yan. Gay, maglokohan kayo. Sorry na lang. Bakit ganito yung mga binitawang salita ni Direk Daryl niya? Kasi mga kakotsero, Ito po kasing katips. Dalawang beses po kasi yan pinalabas sa sinihan. Yung katips. Two times po yan nagkaroon ng screening. Ang first time po niyan, mga kakotsero, eh nung panahon ng pandemic, 2020 if I'm not mistaken. 2019 or 2020. Ipinalabas po yan sa sinihan. Pero nag-flop. Flop po talaga, mga kakotsero.
halos walang nanood. December 2020 yata yan, if I'm not mistaken. So, flop talaga. Halos walang nanood. Maski mga kakamping, hindi nila pinanood yan. Yung katips. Tapos, ginawa na yung Made in Malacanang, di ba? Alam natin yan. Ginawa na yung Made in Malacanang, nag-shooting. Tapos, what do you call this? Promote. Di ba? Nag-promote and then, tinalabas sa sinihan. Bago pinalabas ang sinihan, August 3 pinalabas yung what do you call this? Made in Malacanang. August 3 yan. Bago pinalabas sa sinihan, nagsabi rin tong katips, ipapalabas din namin yung amin. Ipanglalaban namin yan sa Made in Malacanang dahil nasa amin ang tunay na history. Yun. Nasa kanila daw ang tunay na history. At peking history daw, no? Historical distortion daw ang ginagawa ni Daryl Yap. Pinalabas, nag-flop ulit. Kaya kumain ng ininit na tae. Kaya nga todo bira ngayon ng mga kakampingke kasi feeling nila it's a win. Feeling nila it's a win na si Vice Ganda at si Nadine Lustre tumatabo ngayon sa takilya ng MMFF. It only proves, mga kuchero, na wala talagang hila si Lenny Robredo. Wala talaga siyang hila. Imagine, in-endorse ka na ni Vice Ganda, nagta-top grossing sa Metro Manila Film Fest. In-endorse ka ng Nadine Lustre. Nagta-top grossing, kasama pala sa mga kumikita, tumatabo sa takilya ng MMFF. Tapos hindi mo pa rin na ipanalo. Ganun ka-weak si Lenny. Kaya ngayon, sobrang celebrate yung mga kakamping. Sinasabi nila, ay, ganto. Kami, nanalo. Maraming nanonood, ganyan-ganyan, kasi hindi kami SIM card, etc., what have you. Hindi naman talaga SIM card ang election. Sorry. Ay, SD card pala, SD card. Hindi naman SD card ang bumoboto sa election. Kaya nang gusto nilang palabasin. Hello, for example, ako. Halimbawa lang, kakamping ako. Gusto ko talagang ipanalo yan. Si Vice Ganda, tsaka si Ibana. Halimbawa lang, o di bibili ako maraming ticket. parang ginawa nung nakaraang nag-concert. Yung sold out daw, pero meron ticket na pinapamigay. Meron pang zero price. Yung complimentary. Kaya nga ito sinabi ni Direk Daryl Yap. Kung makapagsalita ng flop, parang itong mga kamping hindi kumain ng ininit na tae. Pero mga kuchero, ito, tingnan natin yung mga komento ng taong mga nakapanood. Ako hindi ko pa nakapanood, hindi pa ako lumalabas simula nung... or hindi pa kami lumalabas ng pamilya ko simula nung nagpasko. Yan, Doc Willie Ong to. Sabi niya, maganda. Maganda lahat. Maganda yung script. Maganda yung pacing. First part, second part, nakakaiyak. At saka may lesson eh. Mapapaisip ka. Siyempre, magaling si Joey De Leon, Tony Gonzaga, and yung mga actors, sabi ni Doc Willie. Doc Willie yan, siyempre. I mean, what can we expect from Doc Willie? Doktor yan eh. Pero, kahit doktor siya, siguro naman nakaka-appreciate din naman siya ng magandang pelikula. Siguro naman si Doc Willie, hindi natin masasabing biased. Kung tutuusin, mga kutsero, sa totoo lang ha, kung hindi tumakbo si VP Sara, baka si Doc Willie ang VP ko. Sana nga tumakbo na lang siyang senador eh. O kaya kahit congressman. Senador o kaya congressman. Doc Willie, kapag kumandidato ang senador ha, pakisabihan ako. Kasi para maboto ka namin. Para ma-endorse ka at maiboto ka namin. Pero ito yung mga nagre-review talaga. Yun ang pag-usapan natin. Yung mga nagre-review talaga ng pelikula. Ito sa Inquirer to. Sa Bandera. Inquirer ng may-ari ng Bandera eh. Anong sinabi? MMFF 2022 review. Punong-puno ng aral tungkol sa pagsusumikap at pagpapatawad. Tunay na nakaka-relate sa tunay na buhay lalo na sa pagiging estudyante ang MMFF entry na My Teacher.
Napanood namin kamakailan lang ang pelikula at halo-halong emosyon ang naramdaman namin habang pinapanood ito. Kami ay napatawa, napaiyak at may konting inis sa mga eksena na aming nasaksihan. And I think that's a good film, di ba? Kung ano, kung isang pelikula ay naiikot niya yung spectrum ng lahat ng emosyon ng isang tao. Maganda yun. It's a good film. Ang May Teacher ay mula sa direksyon ni Paul Soriano, ganyan, etc., etc. Relate much ang pelikula dahil habang pinapanood namin ito ay tila nagpa-flashback sa aming manonood ang mga panahon na kami ay high school students pa lamang. Parang na ano, parang gusto ko tuloy panoorin bigla tong My Teacher. Magaling ang portrayal ni Tony bilang high school teacher na si Emma Bonifacio. Pumukaw rin sa amin ang karakter ni Joey na kung saan ay gumanap siya bilang isang 70-year-old na estudyante ni Teacher Emma. So yun yung dynamic. Isang senior citizen na bumalik sa school. Eh di ba maraming na ano ngayon yan? Maraming lumalabas ngayon na ano? Na mga ganyan. Actually last, kailan ba to? Di ba nag-bar exam recently lang? Parang a week before nun, merong balita na lumabas na itong nakaraang bar, yung bar exam last year, eh merong pumasang isang ano, senior citizen. Ano, 63 yata o 64. Ang pumasa sa bar exam. Tapos, ang May Teacher ay nabigyan ng Gender Sensitivity Award sa katatapos lang na awards night ng MMFF. O yan ha. Maganda raw yung movie. Galing yan sa bandera. Partida, yung bandera, Inquirer na ano yan, na dyaryo yan. O, ito pa isa. Pelikula Mania. A decent feel good homage to educators. O yun naman daw ang kanyang ano review. What do you get when you cast Tony Gonzaga as a teacher and Joey De Leon as a student? If you're from the 90s, you might think the product will be like School Bukol, but My Teacher has a different approach. A heartwarming story about the struggles of both the teacher and her students. Hindi naman daw complicated yung pelikula. Hindi naman daw complicated. Very light lang daw. Very light. The surface looks good. An individual wanting to make a change to serve her purpose as an educator. My Teacher is a decent feel-good homage to our second parents at school. While the film lacks layers, it still manages to be pleasant from start to finish. Hindi naman daw pangit. Pero huwag daw mag-expect ng sobrang complicated. The film might touch certain issues like the unfair treatment of both students and the teachers. From people with authority and the lack of substance exploring the issues of why someone is taking his high school years as a senior citizen. So, kung naghahanap ka ng mas malalim na kwento pa dito, eh, baka, ano, baka sa ibang pelikula matakil yun. Pero hindi dito sa pelikula na to. Feel good lang daw talaga. So. Pero hindi lang doon natapos yung pagbabarda o pagbardagula ni Direk Daryl Yap. Meron pang isa. medyo nung una, napaisip ako kung ano tong pelikula na to. Ang sabi, kahapon, ngayong di nanalo ng award yung pelikulang ang gumawa ay sobrang makabash at makasira sa meme, sigaw ng tangkilikin po natin ang pelikulang Pilipino. So ano yung made in Malacanang? Foreign film? Gawa ng alien? Eh di kayo na lang ang Pilipino, mga trip nyo pang loser talaga. Yan ang sinabi ni Direk Daryl Yap. Alam niyo mga kutsero, noong una, napaisip ako, ano yung, sino to? So, ang una ko naisip, baka si Agot, baka, yung, kasi, di ba, meron lumabas sa statement na medyo masama daw ang loob niya dahil, ano, dahil hindi man lang daw nabigyan ng pansin yung kanilang pelikula, yung family something, family matters yata, parang gano'n. But apparently, hindi pala, ito pala yung pelikula according to this ano sa article ng ano ng balita, bagamat wala namang pinatutungkulan, naniniwala ang mga netizen na ang pinaparinggan niya ay si Direk Joel Lamangan, ang direktor ng pelikulang My Father Myself. Yon. So si Direk Joel naman pala ang tinitira. So si Direk Joel Lamangan pala ang tinitira.
Actually, kung ang pinaparinggan talaga dito ni Direk Daryl Yap, eh yung si Joel Lamangan. Ang nakakatawa dito, maski yung mga kakampi niya, ayaw dun sa movie niya. Ito, itong si Scout, ayan, dilaw yan. Tinan niyo yung ano rating niya kay My Father, Myself. WTF is this film even doing here out of 10? Ibig sabihin, pato nandito. Two questions. First, WTF. Why did the MMFF committee think it was a good idea to include this film in what's supposed to be a family-friendly festival lineup? As much as we need more queer representation and unconventional storylines in mainstream media, we definitely did not mean incestuous relationships, especially between a father and his, albeit adopted son. To quote our sibling publication, Preen, this film is an MMFF BL entry we don't need. Pati yung mga arayos sa kanya, pati yung mga, what do you call this, kaamping ayaw sa kanya. My goodness. Si Preen Inquirer din yan. Sila-sila yan. Ayan. Is, bakit daw yan nandyan? Di naman daw kailangan niya. Mas, more on a controversy lang, parang ganun daw ang habol nitong pelikula na to. Yan ang sinabi. Ang lungkot nun, no? Nakakalungkot yun. Lalo, tapos, ano pagsalitaan ka ni Direk Daryl lang ganito? Hindi na nga nanalo ng award, di ba? Tapos, dahil hindi nanalo, sabihin, tangkilikin ang pelikulang Pilipino, etc., etc. Alam nyo mga kotsero, nakakatawa kasi, alam nyo, it's funny na nag-iingay itong mga camping. Parang proud na proud sila doon kay Vice Ganda at kay Ivana Alawi. Di ba? Sobrang proud na proud sila sa akin na din lustre. Alam nyo yung dark horse dito? Sa MMFF na to. Actually, ako hindi ko in-expect na magkaka-award to pelikula na to. Pero nagulat ako na nagkaroon siya ng award. Nagulat ako dyan. Hindi ko in-expect na magkaka-award tong si Mama Sapano. Oh, FPJ Memorial Award. Oh, sabihin na natin ano yan. Sabihin na natin medyo niche. Niche yan. Niche award yan. Pero best screenplay. Ano yan? Best screenplay. Mama Sapano, best screenplay ah. Nabigla talaga ako dito. Saan pa? Eto. Second best picture. Mama Sapano. Second best picture. Ibig sabihin, meron ang best picture, yung deleter ni Nadine Lustre. Ayan. Pumapangalawa dun, silver. Si Mama Sapano. Hindi ko talaga in-expect to. Promise. Kaya congratulations no kay ano kay attorney Topacio, yung producer nito. Congratulations. Kasi binash talaga tong ano eh. It actually yung dalawang movies na to. Mama Sapano at saka yung ano yung My Teacher. Sobrang binash siya ng mga dilawang Pink CPP. If you will look beyond o kung hindi mo titignan yung pangbabasa kanila, yung pangka-cancel sa kanila, kaya pangka-cancel kay Tony, pangka-cancel sa Mama Sapano, kaya Attorney Topacio, etc., etc. Eh, makikita nyo, gusto pala talagang panoorin ng mga tao. Maganda pala siya. Hindi lang makita kasi inuunahan ng intriga. And may nakita pa ako sa Twitter kanina, ang sabi, ano, parang ang kinulang daw talaga ng, ano, ang kinulang sa, what do you call this? My Teacher is yung ano yung promotion. Kulang daw sa promotion. Yun ang sinabi. Congratulations kay Mama Sapano. At saka kay My Teacher. Dahil kahit na pinipilit silang ibagsak dahil sa kanilang ano mga political affiliations, eh naipanalo pa rin nila. At congratulations din kay Direk Daryl Yap. Napakaganda nung ano mo. Napakaganda nung 21 second teaser. Excited na ako sa film eh. Excited na ako dun sa buong pelikula actually. Yung mom, yung martyr or murderer. Excited na ako dun. Maraming maraming pong salamat. God bless all of you and see you tomorrow. Right, bye!